ating series. Number 2, game number 1, Black Quest International versus Archangel. On the red side, yun ang Archangel. Saksang gagamit ang Claude Escalera para sa Ling. Isa naman for the Hylos, Ninja Kilo onto this Lunox, and Keke para sa Mincitar. Para naman sa blue side, Black Quest International, Edward for the Grok. Dexter naman sa Kufra, Killer sa Uranus, full clip sa Hellcurt, pero teka lang, si Dexter dito mukhang nasasaktan dun sa damage na kayang ibigay ng Archangel, tatakbo na nga lang, and Aqua naman para sa kanyang Harit sa middle lane. Yung galit na. Okay, medyo malamig pa ang ating laro guys, more on securing muna ng objectives dito for the both teams. At kung mapansin natin, we have 2 man masks for Black Ops International, at sa Archangel naman yan ay isa. So 1-2-2 setup ang nangyari. Kailangan din kasi nila minsan bantayan talaga yung Hellcurt para nga naman ma-maximize nila to. Kasi skill dependent din yung Archangel, kung makikita mo. So malaking bagay yung Dark Knight Falls dito plus the blink coming from the Hellcurt, kung sakali mang masasilence yung mga team, tapos Petri, tapos burst down na yung maganda na yun para sa kanila kung sakali, no? Oo, kailangan lang talaga maging maganda yung pasok dito. Pero so far for Blacklist International, aggressive agad. Meron pang Grok na kasama dito si Aqua. Oh, so makikita natin ang zoning capacity na kayang ibigay dito ng yung poking pala, yeah. I mean ng Blacklist International dito sa ating laro. We have here 3 players for Archangel. And for Blacklist International naman, nandun meron taga-protekta yung Hellcurt natin sa may bottom lane side. So iniiwasan din nila na talagang makuha lagi or patayin lagi yung Hellcurt nila sa baba. Tama ako dyan. Pero level 4 na si Aqua dito, pwede na siyang mag-start ng away kasi pwede niyang i-maximize yung Zaman Force niya. Kasi alam naman natin talaga pag isang itong Harit natin nakapagbigay talaga ng damage, wasak at wasak. Pero ito na nga, nahila pa, Tempest of Blades, naibigay and First Blood para dito. Sakto. Sa fight ng Archangel, ako. Saktong-sakto yung pagkakakuha doon nung mid-star ng Archangel, mga kaibigan. Kita natin, naka-ready mag-invade pero backkawin na lang para sa atila kasi nandun lang din naman yung Grok. Meron ding Kufra, so napakahirap pasukin if ever. Have Zaxa here using the Blazing Duet para maging mabilis ang kanyang pag-clear ng minion wave dito sa bottom lane Escalera. Side. Escalera, talagang tore lang, no? Kasi alam niya na meron siyang kakapitan ng mga pader if ever na may dumating dito na players coming from Blacklist International. Dahil yung Hylos nandun din, naka-ready, nagbibigay ng information kung saan magagaling ang kanila mga kalaban. So far, medyo malamig pa yun na ikita sobra, natin. Sobra. Kasi magpa-farm muna lahat. Pero ito na, si Edward mapapatay din dito ng isang Lunox. Chaos Assault, medyo masakit din yung kaya nilang ibigay. Pero yung sa Archangel, ang gusto nila talaga dito, kung sakaling makahuli sila, instant kill agad. Alam din kasi nila na dalawa lang yung magbibigay ng damage from the Blacklist, Hellcurt and Harit. Kung ma-burst down nila yung Harit, wala nang magagawa dito yung Blacklist International, kundi umalis. Kasi tank, puro tank din yung yung mga kasama dito. So tatlo yung tanks dito ng Blacklist International. Kung mapupugo nila yung isang core dito, wala na. Diba? Aalis at aalis yung mga tropa dyan. So, maaga to. Maagang 2-0 to for Dark Angel. Siyempre, sila talaga yung pwedeng lumamang kasi nasa kanila yung mga damage ngayon. Pero, for the Blacklist International, kailangan din nilang maximize yung Kung mapansin natin, grabe yung ginagawa ni Eason for the map vision dito. Kanina nandun siya sa may blue buff or violet buff. Ngayon naman, nandito siya sa side na to. And Glorious Pathway, mga kaibigan, ginamit na dito na isang Hylos. So, wala nang Glorious Pathway if ever magkaroon na nga bakbakan dito sa ating turtle side kasi naka-ready na rin si Ninja Kila. Kailangan naka-ready siya for the light orb if ever kasi merong Hellcurt, so hindi pwedeng siya yung mauna pagdating sa team fight. Pero kita natin, nagamit na rin ang Wild Charge dito ng Grok at talagang pok-pok lang ang ginagawa, mga kaibigan, kasi si Escalera dito mamapatay ng Blacklist International. Ganda na setup doon ni Dexter. Kung hindi na setup ni Dexter yun, patay agad si patay agad si Fulclip. Pero syempre, patay pa rin naman yung isang Hellcurt dito. Pero malaking tulong yung paghampas dito ni Dexter. Pero itong Zaman Force na ibigay brilliance na din. Ang isa kanilang sinabay, revitalize pa nga dun sa loob. Keke, lalaban pa rin. Pero Aqua, medyo malakas ang kanyang damage. Level 5 din lang din naman dito ang mga players. Ay, naku po, Ninja Kila pa nga kanilang isusunod. Walang mana yan kung sakasakali man. Alam mo bubuhi. Ang pala dito for Archangel, ang kailangan nila talaga nga pigilan si Harit kasi later on mas magiging mabilis yung pag-watch me. Pero grabe yung damage niya ngayon, no? Kita natin 500, 600, 700, nagsa 700 siya minsan dito sa turtle side ng
ating laro. Pero anyways, the Dark Knight Falls, ginamit na agad. And masisecure with that retribution ng ating turtle objective for Archangel. Kinagandahan dito, hindi pa natin masyadong nakikita in action yung Claude. Although meron na siyang first death. Pero since na-average siya, tignan natin yung gold niya so far. Mabilis yung gold niyan. Talagang isa rin yan sa mga ginagamit talaga na gold. Pero kasi katulad na sinabi mo, nag-aagawan sila, no? So for this time, si Escalera muna yung kumakamada sa lahat ng clashes. Siya yung makikita mo, siya yung mararamdaman mo. Kasi ngayon, ang kaya lang ibigay ng Claude is Blazing Duet to clear the creeps out. Yun lang, clear, tapos farm, pagka nakapag 2-core items, tsaka siya papalag. Doon mo na mararamdaman. Ano, pag tumagal yung laro, tsaka natin makikita. Kasi kita natin dito, mga kaibigan, si Escalera, mukhang makapatay. First naman dito kay Aqua. So, very aggressive naman pinapakita dito ng Blacklist International sa aking laro. Pero ito na, naku po, hindi makatakas dito, nasundot pa si pare Aqua dito. And that is going to be a kill for Zaxa. Bakbaka na sa ating top lane side, Blazing. Ninja Killa. Ang Torres, si Ninja Killa na doon sa may bandang likod. Naku po si Dexter. Against three. That is going to be a mega kill ngayon. Sa side ng Lunok, si Killer ang naiwan. And ay, masusundot pa. Masusundot pa nga mga kaibigan. So 3-4 nothing ang nangyari. So for that one, aabante ang pera ng Claude ngayon. Nakadalawa na siya sa kaklash na nangyaring yon. 2K agad ng inabante ng pera ng Archangel dito. 4-8 ang ating score. Tapos may deterrent pa, pwede. Oh, no. Ganda na nga nandito na ng damage output na pinapakita. Pinapakita natin mga kaibigan. Sakto na, saktong-sakto yung buhay. Patay na patay yung Lunox doon mga besiwap. Talagang magkasama si Helker tsaka si Harit. Although, level dito, pinasok at babawian yata agad ng tropang Archangel ang ating mga kaibigan dito for Blacklist International Blazing. And, kita natin dito na-defend pa rin talaga ng Blacklist International yung Tori doon kasi nga lang si Keke mga kaibigan tumatakbo para sa kanyang buhay crack with the power of nature. At buhay pa rin! Mamamatay na yung dalawa! Ito yung sinasabi namin kalamangan ng Blacklist International. Nakita nyo na guys, tatlong tank yun. Umuwi yung tropa ng Archangel, 3v3 yun. Pero lugi kasi talaga sila eh. Tapos si Killer, kaya pa magbigay ng damage yun eh. Kahit makunat na plus the damage, tas execute pa siya. So, mapipilitan ka talagang umalis. Pero to si full clip, kaya niya patayin si Saksha eh. Tignan natin kung kaya ka niya. Uy, nasugdot na ako ha. Nakuha nung buntot. Nakuha nung buntot. Alam mo niya abot na bes. Oh, malayo eh. Malayo pero may damage pa rin kahit papaano. So, calculated. Nasanay na sa mga ganung galawan. Pero ito natin ngayon for Blacklist International. Talaga hindi nila binibigay yung middle lane. Konting-konti na lang yan. Pero hindi talaga nila inaalisan. Although, sa ating top lane side, nandito si Ninja Killer. Sama pa si Escalera taking this turret against Blacklist International. May mid lane side natin si Keke. Wala ng buhay. Ginamit na niya ang kanyang ulti. Pero kita natin Blazing Duet para kay Zaxa. Dexter, wala na rin buhay. Sama pa si Escalera. Ito ang tropang Archangel. Lipad Archangel kasi masisira nila ang middle lane turret. Si Elkert papasok pero yun, binaril lang water gun mga kaibigan. Yung Elkert dito, yes may damage siya pero ang problema once na nakapasok ka, hindi ka na makakalabas. Yun yung problema sa Elkert mga kaibigan. Pero kaya niyang pumatay, nandun yung damage. Pero after the damage, kung tatlo yung papasukin mo, kasi may hirapan. Yun. Yun talaga yung crucial dun sa Elkert. Tapos, wala na siyang pantas if ever. So, yun naging problema. Feeling ko sa Helcurt nung time na yan, dati hindi na niya tinry mag-tinuloy, no? Rather, nag-ano na lang siya sa bottom lane. Kasi kita natin ngayon, si Zaxa nakakapag-farm. Free farm siya dito sa may bottom lane side kanina. But anyways, this is 8-4 almost 9-0 sa ating laro. We have the gold lead on the side of Archangel. Para sa Blacklist International, wala pa sila. I mean, may nasiran sila sa story. Sabay yung pera nung dalawang core nila. So yun yung maganda. Kanina, Ling yung kumakamada. Ngayon, it's time na for the Claude. Speaking of Claude, eto na ngayon, Glorious Pathway na naibigay ng isang high loss. Papasok nga ba ang Blacklist? Nakaredy si Keke dun kung sakali magkakaroon ng initiation or Zaman Force. Nilalapag niya yung ultimate niya para hindi na makapag-chronodash yung Helcurt. So magandang pangontra nga naman yun sa isang Helcurt dito. Basta matimingan mo lang. Kasi pag hindi mo natimingan, mahirap to. Pero eto na ngayon kagandahan ng pagkuha nila ng Ling na ma-maximize nila halos lahat ng mapa na is already pressured. Mapa top lane, bottom lane,
lane, mid lane, eh talagang mabilis pressure din. Mabilis na punta sa team fight. Actually, sobrang bilis talaga makahabol sa team fight, pero tinahan Dark Knight falls the dash away para sa side ng Archangel si Killer na iwon. Ang sakit, man. Sakit ng damage. Yes, plus Blazing Duet dito para sa ating laro, double kill kay Ninja Gila sa frontline sa kasi si Dexter dito. Mapatay na rin. And double kill for the Sling, si Full Clip dito, gagawa na ng objective for the side of Blacklist International. Straight 'yan. Grabe. Jab-jab straight yan, mga kaibigan. Mabilis yun para sa kanila. So, Archangel dito, talaga minamaximize nila yung kalamangan nila. Alam kasi nila na pag tumagal-tagal pa yung laro, pwedeng maging pahirap sa kanila to. Pero Hellcurt dito, mabibigyan. Ata, unasundot pa nga. Tapos yun, wala na siyang magagawang skill doon. Wipe out ang team ng Blacklist International dito. At saksya, mukhang tatapusin na ang laro. Hindi pa nga tapos. Killer, back up. Kick out naman. Ang isang Lunox, kailangan tumakbo ni saksya. Pero yung top lane, mapapatay na Zaman Force. Inipinit nila pag nakuwaran tin pa yung isa, inuntog na, binigay na lahat para mapatay ang isa sa mga players ng Archangel. Pero ang problema, Sanctuary Lord, sinisimula na. Ito na naman si Edward. Edward. Killer ng Lord, pero hindi na nakuha pa at masesecure dito ng Archangel. So far for Archangel, sobrang ganda nung pagkakapick nila dito sa main city Tarvis. Sobrang contra sa Hellcurt, contra din kay Harith. Tapos hindi din makapag-spam ng skills si Uranus, so hindi nagre-regenerate yung buhay niya. Kasi naman si Uranus, kaya siya talaga naging makunat gawa ng skills niya. So pag hindi ka makapagbato ng skill or pag-ulti Mincitar, automatic hindi ka makakapag-skill dun sa area of effect. Tama. So maganda yung Mincitar dito. Kahit pala sa Grok, di ba? Kailangan na literally lumayo or literal sisira yung formation nila pagka nag-ulti dito yung Mincitar. Tama ako dyan. Tapos sinasabay niya pa yun sa Zaman Force. So wala talaga magawa. Hindi nila ma-maximize. Pero keke dito mauuntog. Apat ang kanilang kalaban. Saksya for the backup. Pero tingnan natin kung papasok nga ba si Ling. Eto na nga. Sayawan on the dance floor. Nabigay ang kanyang Tempest of Blades. Pero uy, tiga mo yung tumis yung Saksya dito. Mukhang ubus pa yung mga players dito. Pero eto na nga yung Blazing Duet. Napakasaman. Oh my G! Pero eto yung Sanctuary Lord sa middle lane. Mga kaibigan, medyo napapabayaan. Top lane, mababasag pa din dito. Pero eto na si paring Saksya Killer. Nasasaktan na dun sa water gun, mga kaibigan. Escalera, mukhang magtatawan lak na mga tropa. Brilliance ang naibigay ni Paring Monok. Oh my G, natalbugan pa yung dalawa. Dark Knight Falls ang natin. Uy, na-secure. Na-secure na ano nila, na-clear nila. Ang mga kaibigan, ang mapatay pero sa Escalera sa may bandang likod. Ito na yung damage na pinapakita. Killer again with that kill. Nako po, mukhang makakabawi dito ang Blacklist International. Although, kita natin, yung mga tore nila or inhibitor turrets nila dito na magde-defend sa nila. Ubus na. Actually, at that time, kung siguro nag-tower lock yung Archangel, possible na natapos nila. Pero napakaganda ng ginawa ng Grok kasi nilagyan na lang yan ng wall para ultihan niya yung Lord. So, anyways, 13-17 natin score. Grabe yung gold! Dalawa yung grabe. Entry! Diba, no? Talagang naging success kasi sa amin talaga. Pero ngayon kasi, para sing pagka nakita mo yung ganung peaking, eh parang ute ka, parang mag-aagawan sila. Pero nga na ano na maganda yung ikot ng Archangel. Una, Escalera yung kumana. Sunod, nagulat sila na parang teka, parang naka-focus na sila dun sa ano, naka-focus na sila dun sa Ling. Hindi na natin napapansin yung Claude. Naramdaman naman natin yun, hindi pinansin yung Claude for ilang minutes tapos nakapatay ng dalawa, dun ang nagsunod-sunod yung pera hanggang ngayon. So, ngayon, hindi na nila alam kung sino yung pag-focus na nila dito. Pero Killer, nakita mo yung buhay? Ubus agad, sir! Talaga naman nasunog. Si Killer, dadapa. Oo, nasunog. Ang sakit din talaga ni Ninja Killer ngayon. Ako po si Edward na iwan, mga kaibigan. Ginamit na ang kanyang ma-ulti dito for the Grok. Pero Blazing Duet, wala na, mga kaibigan, na iwan dito si Dexter. And a mega kill for Samsung on the squad. At hindi na. Talagang palalabasin pa dito ng Archangel ang mga players ng Blacklist patay International. Pero patay na matay. Patay pa nga. Nara mo kung eto mo naman. Naku po, nandito. Free hit pala si Saxon. Zaman Force. Boyfriend. Pero si Aqua against 3. Double na kaya. Para kay Eason. And that's a wipe out. And a win for Archangel on Tris game number 1. It's a GG talaga pagka ganun. Medyo nalito. Kung sino yung pagpa-priority nilang sasaluhin na damage. Pag napatay nila yung Ling,